Happy 1K subscribers! And of course, don't panic, it's organic. Meron tayo dito ang tinatawag na tsaa. Ayan, hindi ko alam kung paano to gamitin o lutuin itong tsaa na to. Ito guys, oh, may ayun. Tsaa siya, yan. Hindi naman to nakakalason kasi nga tsaa. Hello guys! Welcome and welcome back to my YouTube channel! Ayan, so for today's video, magbubukid tour po tayo! Ayan! And ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nilalaman ng bukid namin at kung ano yung mga makukuha dito! Yeah! Excited ka na? Excited na ako! Arat na! Ayan, kasama ko po ulit ang aking baby Sam. Hi, ayan, mag-hi ka lang. Ang una nating mga tour is ang mga sitaw namin. Ayan, at ang masipag nagtatanim nito ay ang aking ate. Ayan yung mga sitaw, yung mga talbos, mga kasitawan namin. At ngayon naman, syempre, hindi mawawala ang mga dahon-dahon na kung, oh, tignan mo siya, oh, namimitas na siya. Ayan, ang sunod na naman natin, ang sunod naman natin ay ating mga gabi sa likod. Ayan, diba ang kukulot nila para silang mga sisiw. Ayan, so, ang mga lutong gabi natin ay mga paksiw, pwedeng ipaksiw yan, pwedeng gataan. Ayan, tas sa gabi rin, pwede rin itong gawing laing. Ayan, ginataang laing. At ito naman, syempre, yung ating mga sitaw. Ayan. Ayat ayon ang nagtanim. My sister and her daughter. Ayan, diba? Perfect. Ayan, tapos syempre sa bukid, hindi nawawala yung mga ampalaya. May ampalaya rin tayo. Ayan. Ito yung mga bulaklak ng ampalaya. Diba? Perfect yan for munggo. Ayan, yung mga luto na may ampalaya. Pwedeng bagoonga. O, diba? Kung saan-saan na lang ako lumulusot. Ayan, so, ito na. Ito naman yung ating pampagana sa pagkain. Ito yung ating sili, di ba? Marami po tayong sili dito sa bukid. Tanim lang din po ito ng aking ate. Ayan. Sa amin kasi magkapatid, yung ate ko lang talaga yung masipag magtanim. Ako kasi, most of the time, nasa labasan ako, ganyan. O kaya, nasa barangay, gano'n yung mga gala-gala ba. Pero, kaya hindi ko masyado dito nakakapag-asikaso. But, when I was a child, gusto ko talaga nagtatanim-tanim. Ayan, di ba? Share ko lang. And, ito yung mga sili natin. Masarap to pampagana, pagsausawan. Alam niyo sa mga chili lover dyan, labas-labas, comment down below. Diba? Perfect sili. Anong tawag dito, Tess, sa siling ganito? Ito talaga yung siling labuyo. Maliliit lang talaga sila, diba? Ayan, ang mga siling labuyo. Ito ang pinakamaanghang na labuyo. Mag-hi ka. Hi ka mo. Hi! Yeah. Hi. Ayun din, no? Si Siling Labuger. Ikat ko lang maapakan yung ating kalabasa. Oh my God! Ito yung kalabasa. May mga kalabasa po tayo doon. Mga nakahalera. And oh my God! Sobrang liit pa kasi nila. Hindi pa sila sobrang nag-grow o gumagapang sa lupa. Ayan! Napakasarap na pakbet na may kalabasa. Kalabasang minatamis. At marami pang luto, di ba? Ang hirap na nakabaliktad. Mga kalabasa natin, maliliit pa. Ayan din. Ayun. Tapos yung mga maliliit pa doon. Tapos meron din tayong malalaking kalabasa dyan. Ayan. Perfect. Hintay lang natin yan magbunga. Tapos meron din tayong mga tanglad na tanim. Alam, sa mga nakakaalam ng tanglad, ayan, hi sa inyo. At yung mga tanglad, pwede siya sa mga seafoods. Ayan, pwede natin ilagay yung tanglad sa seafood. Ayan, di ko alam kung anong English nun eh. Comment down below. Ayan din. Ipapakita ko sa inyo pero hindi pa sila gaanong kalakihan yung ating mga tanglad. Ayan. So, meron din tayong mga siling maliliit pa lang o yung mga tinatawag nating mga binhe.
sala yung papalaki, 'di ba? Pag binhe, syempre lumalaki. Ayan. Karamihan nga kasi 'di ba, dito kasi kami sa bukid, may mga kapitbahay na dumadaan, okay, may mga taga-ibang ano, doon kabilang lugar na dumadaan. Nakikihinga sila sa amin ng sili, pitas-pitas lang ganun. Kasi 'di ba, mahal na yung sili, nagbahal yung sili last time. Ayan yung ating mga sili na maliliit. Ayan. At meron din naman syempreng malalaking sili, sila yung mga sili. Super perfect ang mga kasilihan natin. At ayun na nga guys, dito may nakita lang ako ditong mga bunga ng sili. Ayan, nakikita nyo, super green na sili. Ito yung siling labuyo din. Ayan o, yung mga nabibili sa tindahan na tigil 5 piso, tigdo 2, na dating nagtigi 1,000, di ba? Nagmahal talaga yung sili before. Ayan, marami tayong ganyang taning na sili. Maganda naman talaga yung bulaklak sa bahay, sa garden. Ayan, yung ate ko kasi mahilig siya magtanim ng mga magpatubo ng mga ornaments plants, like alam ko hanging plant ang tawag dito sa mga to eh, sa mga orchids. Ayan, ayan yung mga orchids niya na pamana pa yan ng lola namin na namatay. Sinusukit mo, dai! Tapon na. So, this is my sister. Ayan, kahain ako ng sister, my blood ko. Oh. Ayan, sister ko. And, nangunguma siya ng duhat. Ayan, may malaki kaming puno ng duhat dito. Sobrang sarap. Sobrang daming bunga. Ayan. Papakita ko sa inyo. Ayan, meron pa rin tantan. Ito yung mga kaduhatan natin. Ayan yung mga duhat natin. Madami talaga siyang bunga, guys. Sobra. Tapos, ang maganda lang dito, sobrang abot kamay lang. Although, may mga matataas na parte ng puno, syempre, hindi nawawala yon. Meron din tayong mga mabababang portion, no, diba? Para abot kamay mo lang din, hindi katulad ng crush mo. Kahit anong gawin mo, pala, pa-extend ka man ng kamay, hindi mo maaabot yung crush mo! Sobrang lalaki, sobrang mga hinog na sila. And ayan, sobrang sarap. Sa mga gusto ng duhat, punta lang kayo dito sa bahay. Ayan, di ba? Perfect. Ayan yung mga duhat natin. Sobrang dami. Ayan o. Kung nakikita nyo, ayan o. Sobrang nangingitim sila sa sobrang kahinugan na. Ayan. May mga friends akong duhat lover eh. So ito yung duhat. Perfect. Hi kay Papa. Hi. Hi baby kay Papa. This is my daughter. Ayan po. Diba ang cute-cute niya po. Hi ka na kay Papa naman. Hi kay Papa. Adoy. Adoy, adoy. This is Cleo and Patricia. Cleo, baby. Oh, diba? So, ayan yung baby namin. Ayun baby ko. Sa mga nagtatanong kung bakit balagi ako bumibili ng gatas, ayan, dahil po sa kanya. Ayan po, this is my baby Cleo. Ay, ang cute-cute naman ng baby ni Papa. Sa mga kaibigan kong mahaba, ang baba at mukhang mangga, ayan. Ayan, marami rin tayong puno ng mangga. Ayan, marami rin po tayong mga taniman dito ng mangga, which is nakukuha natin at na-harvest natin at ipapakain natin sa mga bisita. Duhat. At syempre, marami tayong mga tanim. Tisod pa ako. Marami tayong mga tanim, marami tayong mga gulay. Syempre, hindi naman natin pwedeng iwala yung ating mga alagang hayop. So, dito meron tayong alagang hayop na mga bibe.
Ayan yung mga bibi natin. Marami sila. Ayun. Ayun yung kanilang mga magulang. Ito naman yung kanilang ninang. Ito pala, ito pala. Siya si Bitchy Toki. And this is the Pussy. Pussy Licky. Ito naman si ano, Dicklick. Ayan. Diba? May mga pangalan sila. Kasi pamilya nila yan. O, diba? Okay, go. Perfect. Ayan naman. Ayan yung mga alaga nating mga bibe. O, diba? Gusto nyo yan? Iturbo na yan! Sa mga nakakakilala po sa aking best friend na si Reggie Ann Reyes, Bakal, dito po siya nakatira. Ito po, puntahan po natin. Dito siya nakatira. Ayun, yung maliit na bahay. Pasukin natin. Yeah. Reggie? 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 Dito nakatila si Reggie Ann Reyes! Ayan, dito niya pinagkakasya yung mga matitigas yung buto at mga laman dito sa maliit na bahay na to. Silipin natin yung loob ng bahay niya! Ayan siya, oh guys. Oh, nakikita nyo, nagagalit si Reggie. Ayan, tumutunog-tunog pa siya, guys. Feeling ko kagigising niya lang. Ayan, guys. Ayan! Ayun si Reggie, yung kipay niya gumagalaw. Yung mga kapatid niya, ayan. Ayan mga kapatid niya. Ayan si Reggie. And ayan, diba perfect. Hi Reggie. Ayan, babay na tayo. Bye-bye Reggie. Oh, diba? Perfect. Kasama niya mga kapatid nila, masaya sila doong namumuhay dyan, oh, sa bahay nila. Ayan, diba. So, ipapakita ko pa sa inyo yung iba pang mga puno-puno dito sa bahay. May mga kaibigan tayo mukhang puno. Ayan, hindi sila yan. Meron tayo ditong kamyas. Ayan, kamyas. Meron tayong kamyas. And may mga saging din tayo. Meron din tayong mga kapuno-punoan. So, ayan guys. Siyempre sa bukid, hindi tayo nawawalaan ng mga hayop. Ayun na nga nauna, pinakita ko na sa inyo yung mga bibe. Ayan, so ipapakita ko naman sa inyo yung mga manok na kung saan sa mga province, most of the time, ang ginagamit kasi nila is na pang alarm clock kasi is yung mga manok. Ayan, diba, sa mga na nakakaalam na dati talaga, ang ginagamit kapag tumilaok na yung manok is umaga na. Diba? So may bagong buhay, may bagong pag-asa, at may bagong sabungan. Char! Ayan daw, diba, ipapakita ko sa inyo yung mga manok-manok. Kung meron tayong feeling labuyo, meron naman tayong manok na labuyo. Gusto mo yon? Ipangat na yan. Tapos meron naman tayong mga kalapati ba to? Ayun, meron tayo dito mga bato-bato. Pugo yata ito eh. Ayan. Maya, meron tayo mga ibon na bato-bato dyan. So, hindi sa, ano sila, kusa lang talaga sila pumupunta dito sa may bukid. At syempre, hindi sa kainin sila ng mga sawa, puhulihin na lang natin at don't worry, pinapakawalan din naman sila. Ayan, diba? Ayan guys, syempre pampalakas ng potassium, ng calcium at kung ano pang vitamina ito. Meron tayo dito mga saging-saging. Ayan, masarap to ilaga-laga. Ayan, di ba? Kasama ko yung maliliit na mga bata dito sa pag-tour ko. Yung mga saging natin, medyo may mga kataasan din siya. Ayan, pag namumunga, ayan. Meron din tayo dito mga kabukuhan na pwede natin yung pambukos salad. O, diba? Perfect. And, ayan, masarap lang talaga yung mga buko, mga niyog pag nauuhaw ka. Diba, very, may dadaan. Wait lang. Perfect ang buko. Tapos, pag naging niyog na, perfect na siyang pang gata-gata, panggata ng gabi, panggata ng kalabasa, at kung ano-ano pang pwedeng gataan, diba? So, perfect, perfect, perfect. And, masarap to pambuko salad, pipitas ka lang. O, diba? Marami na to.
marami ng bunga. Perfect, magbukid ka na! Tama ngayong araw, may nangunguha dito ng buko na may unggoy ditong naligaw. Charot! Ayan, siya yung aming, ayan, body-body dito sa bukid. Nangunguha siya ngayon ng buko. Buko ba kinukuha niya? Ayan, buko tsaka niyog. Ayan, panggata, tapos pangkain na rin natin. Ganto kataas ang inaakyat niya, Diyos ko, napakataas. Kakayanin niyo ba yan, Diyos ko? Pag ako ang umakyat dyan, naka-heels talaga ako, day. Hindi ako papakabog. Tingnan mo yung pag-akyat niya dun, oo. Oh. Powerful. Unggoy ka, girl! O, oh, diba? Ay! Oh my God! Nalalaglag siya, Bessie. Nakakatakot. So, alis na tayo dito? Ay! Baka mabasag pang ating basag na nga na mukha. Uday! Siyempre, hindi mawawala ang ating mga, tawag dito, mga guyabano. Diba? Yung guyabano talaga. Sobrang paborito ko tong guyabano na to. And meron din tayo dito tinatawag na nunang kamansi. Sa mga, parang family rin siya ng langka at durian. Ayan, ito yung kamansi na yan. And of course, don't panic. It's organic. Meron tayo dito ang tinatawag na tsaa. Ayan, hindi ko alam kung paano to gamitin o lutuin itong tsaa na to. Ito guys, oh, may, oh yun. Tsaa siya, yan. Hindi naman to nakakalason kasi nga tsaa. Hindi pa rin ako nakakapag-tsaa eh. Comment down below sa mga gusto mag-tsaa-tsaa dyan. I will send you this tsaa. Ayan, di ba? Perfect! Ito yung mga tsaa niya. Ito yung mga bunga-bunga ng tsaa niya. Ayan, no, nakikita niyo yung mga orange na maliliit. Tapos, ayan, sa tulad din ng sinabi ko, kung meron tayo ditong kamansi, meron din tayo ditong mga langka. Ayan yung langka natin. Oh, perfect! Kinukuha niya yung buko na nahulog kanina. Ating batibat na tinatawag. Kaway-kaway sa mga alam na may batibat. It's perfect. Don't worry, it's organic. Di ba? Ganyan. Tapos pag mga batibat, ano lang to, kapakapa lang sa may tubig, sa ilog. Ayan, tapos meron ka ng batibat. Di ba? O, di ba nakikikuha-kuha din siya? Kanina pa ako naglilibot dito, sobrang lawak, diba? Sobrang tagal, sobrang dami. And ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung, I think, ito na yung last sa mga fruits, sa mga puno na ipapakita ko sa inyo. And ito yung tinatawag nating bignay, diba? Ito yung bignay. Yung, kumbaga, ito yung mga, ito little grapes. Ito yung mga little grapes. Maasim siya kapag hilaw pa, pero matamis talaga siya kapag hinugda. Super liliit lang niya. Kaway-kaway sa mga nakakaalam ng bignay dyan. I am on my way home. Ayan. Oh, napagod na ako. Dito rin kasi kami nakatira sa bukid, guys. And I am very thankful na very fresh yung hinihingahan namin kasi there's no pollution here. Diba? Naririnig nyo naman sila yung mga very natural and organically na mga animal here living with us. Diba? And I will show you my mother. Ayan, so this is my mother. Ayan, yung kinuha nating duhat kanina is kinakain niya na. O, oh, diba? Gusto na yon. Mag-hi ka naman sa vlog ko. Hi! Ayan, si nanay ko, diba? She is very cute or whatever. Whew. Ayan guys, there you have it. Nandito ko ngayon sa duyan. Nakaupo ako kasi, to be honest guys, most of the time kasi, madalas talaga ako ma-stress. Sobrang bilis ko ma-stress. And maging, ayun nga, sabi ko diba sa last time sa Q&A vlog, I am easily get, tama ba? So ayun, magdami mag-English-English dito. Ay, Tagalog-Tagalog lang. Ay. So ayun guys, kapag na-stress ako, upo-upo lang sa duyan. Ganyan, sway-sway lang, diba? Aminin, nakaka-relax yung pagduduyan. Diba? Tapos, dito tinitingnan ko yung mga hayop. Ayan, yung mga aso. Yung mga naghahabulan. Yung ibang aso nagkakantutan. Sorry. Ayan, diba? Tapos, may mga batang naglalaro na naaalala ko before. Kasi, galing din naman kasi ako sa pagkabate. And I am 12 years old now. 12 years old?
Charot lang. So, sobrang sarap lang na maging bata. Wala kang iniisip, kundi nagugutom ka lang, napapagod ka. Minsan pa natutulog ka, amoy araw, amoy singit, amoy pawis. Ayan, diba? So, nakakamiss din maging bata, diba? And guys, idadamay ko na rin sa inyo, lovelies, na gusto ko lang magpasalamat kasi na-reach na po natin yung 1K subscribers. I am very thankful to you guys. Dream come true talaga. Kasi this is one of my dream na magkaroon ako ng 1K subscribers na hindi naman sobrang dali. Kasi before nga, nagtumigil ako sa ano sa pag-aaral. Char! Charot lang, hindi ako titigil sa pag-aaral kasi meron akong dream na mataas. Then, tumigil ako sa pag-YouTube kasi nga, parang tinamad ako, ayan. Tapos hindi ko nakitaan yung sarili ko na nag-YouTube before. Kaya parang cringe-cringinism yung mga videos ko. Laki na rin yung impact sa akin yung pagpupush ng mga kaibigan ko na mag... Sige, ipush mo mag-vlog. Tapos, thankful din ako kay Lord kasi good health yung family ko kasi kadalasan sila pa talaga yung nagpupush mag-vlog sa akin kasi kapag sa bahay kasi pag nagbablog ako, sobrang liit lang ng bahay namin guys. I am not lying with you all. Sobrang liit lang kaya pag may maingay. Ang ingay ng bata, grabe. Saksakin ka to eh. Guys, kayo po yung dahilan ko bakit ako nandirito, patuloy na nag-videos kasi diba without you, kaya ang tawag ko sa inyo is lovelies kasi sobrang love ko kayo and binibigyan nyo rin naman ako ng pagmamahal. Kayo nanghihingi ng kapalit eh. Basta love ko kayong lahat kasi you are my viewers, you are my audience, and kayo mga nagko-comment kung paano ba ako maging tama, mas maging better na tao, diba guys? And gusto ko lang din kayong pasalamatan kasi although syempre hindi naman natin maiiwasan yung mabash, ayan, may mga tao pa rin na iaap tayo, iaangat tayo. Maraming salamat po sa inyo. Ayun guys, thank you so much guys. Hindi na ako magdadrama pa. Nakita niyo naman yung bukid natin. Diba sobrang refreshing dito guys. Meron pa po tayong mga iba pang hindi napuntahan dito sa bukid. Ayan, kung gusto mo mag-relax, punta ka na dito sa bukid namin. Ayan, you are all welcome here. Kung mag-relax kayo, magdala lang kayo ng food sack. Kasi, girl, kainin ko talaga kayo ng damo dito dahil pati mga dahon-dahon at sanga ng mangga dahil. Joke lang! There you have it guys! Thank you so much for watching this video. I hope you like this video. Don't forget to subscribe and hit the notification down bell button to notify you whenever I upload my newest video. Ayan, wala pa. Hindi ko na nakakasama sa vlog si Jowa kasi kasama ko yung mga besties and sister ko doon last time sa mga vlog ko. And don't worry, magba-vlog kami soon. Don't forget to love yourself, eat gulay, and drink a lot of water sa ilog. Char! Kaya sa kanal. Char! Ayun. Ayun, mag-shoutout na nga tayo. Isha-shoutout ko lang po ang unang-una ko sa... Na gusto i-shoutout ay si Amiel Alan Perez, may jowa of course, kay Emmanuel Mosa Olihan. Hi Charman, thank you sa laging pag-suporta sa akin, and you're so kind, I love you. Tapos sa aking sister, si Patch Estacio, sa Reggie Ann Reyes, kila sa LGBT na Maribelis, hi sa inyo sisters. Tapos kay Yan Cute, hi sa'yo Yan Cute, kay Miles Noble, ayan, kay Cherbel, ayan, hi sa'yo dancer. Tapos hi sa mga sisters natin dyan, hi sa mga kumpare natin dyan, hi kay Tita Yeye, hi kila Konsihal, hi po sa inyong lahat, mabuhay po tayo, and ayun, bye bye guys, bye bye.